What is up, Kitotski Crosshair Page Nation? Welcome to another video. And for today's video, I'm gonna share you my mouse settings. So mga Lodi, no, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking mouse settings para sa Crosshair. First of all, let's go to our bloody mouse. Ito po yung bloody mouse. Wait lang, check ko lang, naka-record ba? Yes, sir. Ito po yung bloody mouse software. First of all, yung UltraCore 3 naka-set dahil ito yung ginagamit natin. Kung nakabili kayo ng mouse na bloody mouse, it depends on the model. For example, this one is P81S. Naka-activate na siya. Bloody Pro Version Core 3 and 4 activated na siya, mga Lodi. Pero if nakabili kayo ng bloody mouse na hindi siya free or walang free na activation, syempre bibili kayo sa website for $10.10. I don't know, forgot the price, but it's about 500 pesos. So, kapag na-activate yung UltraCore 3, okay na yan. Let's go to UltraGuns. Ito po yon. Naka-manual lang po siya or naka-factory default. Let's go to button. Naka-factory default din yan. So, andito na tayo sa CPI, mga Lodi, no? Yung akin, nasa 1,900 lang po yung sensitivity niya, X or Y, okay? Let's go to the report rate, yung Hertz. I'm gonna explain this briefly. Itong report rate po, mga Lodi, for example, naka 2,000 Hertz kayo. Pag swipe mo ng mouse mo, yung baril mo sa Crosshair, may delay siya. About, basta milliseconds lang. May delay siya po, mga Lodi. Kung 1,000 Hertz, medyo may delay din. Kung 500 Hertz, medyo swak lang yung delay time niya. Mga ilang segundo lang. Ipa-flash ko lang sa screen, mga Lodi, ha, para mag-gets yung sinasabi ko na ano ba yung delay na sinasabi ni Kitotski, okay? Itong 250 Hertz, pag swipe mo ng mouse mo, may reaction kaagad yung barrel mo sa Crosshair. Yung response time ng mouse to the game. Kung 125 Hertz, pag ganun mo, meron kaagad. So, for me, kapag 125 Hertz siya, mga Lodi, parang over lang siya, eh. For what I mean, 125 Hertz, parang mas ano siya, eh, hindi na normal dahil counting ganun mo lang, lumingon ka agad yung karakter mo, di ba? So I play around 250 Hertz and 500 Hertz. Pero kung gusto mo ng 125 Hertz, pwede yan. Bakit? Kung ikaw ay isang Arctic or sniper, pwede mong gamitin itong report rate na 125 Hertz dahil maganda siya for quick scoping dahil mabilis yung response time, okay? Pero ako, dahil ako ay isang M4A1 Iron Beast user, binsan lang ako nag-AK dahil hindi na ako masyadong sanay sa AK-47, so I use 500 Hertz and 250 Hertz, okay? Let's go to sensor calibration. Okay, mga Lodi, I'll explain mo, mga Lodi, ha. Kapag itong calibration ng sensor mo, may mga numero kasi yan, eh. For example, ganito. Nakikita nyo ba yan? 8, 14, 16. Depende yan sa pag-swipe mo ng mouse mo. Ako ay play around 13 to 14. Or maybe depende sa pulso mo ng yung pulso ng kamay mo. Dahil minsan wala kang tutok, ina-adjust ko yan dito. Minsan 13, pinakamababa, reserve and click apply. Pero kapag may tutok ako, dahil yung M4A1 Iron Beast, nakaganon kasi siya, make sure na nasa 15 yung sensor calibration nyo. Dahil kapag masyadong mababa yan, for example, nasa 10 or 12, medyo yung sensor mo nakayuko or naka-aim down masyado. Kaya, for example, ikaw gusto mo ng headshots, mga Lodi, no? Make sure naka 15 or 14 siya. Dahil naka-aim siya
or naka-aim siya sa ibabaw, hindi siya masyadong mababa. Okay, yan po ang aking sensor calibration. And yung sensitivity ko sa crossfire in-game, nasa 2. Yung sniper ko, or yung scope, yung scope sensitivity ko ay nasa 25, around 25 and 30, depende sa barrel na ginagamit. Dahil yung AUM, yes, magaan siya, kinukunan ko ng konti. Kapag barret, nalagyan ko ng konti rin. Nagbabalance lang, hindi masyadong more on sensitivity or less in sensitivity. Brr, nabubulol ako. Yun mga Lodi, no? Yun ang aking setting sa crossfire. Let's go to RGB animation. Yeah. Normal lang to. And ito yung macro. I-share ko sa inyo mga Lodi, ha. Ito yung pinaka grabe. Yung USP nyo nakita nyo sa live ko. Diba? Yung USP ko. Damn it. Okay. I've made some presets. Ito yung pinaka hinihiling ng mga viewers natin, mga solid natin dyan. Yung iba, ewan ko lang. If you're new here, ito po yung macro. I-explain ko sa inyo. Yung macro mga Lodi, hindi po siya cheat. Okay? Pinipeke lang yung recoil. Kung yung recoil nyo ay masyadong makalat, yung macro is kinokontrol na yung spread ng recoil. Okay? Let's open sa macro. Maasan yung ginawa ko. Let's say this one lang. Okay, I'm gonna explain this. Dahil yung mouse yung kinokontrol natin, nilalagyan ng left button yan. Ito yung paggawa ng script. Ah, okay. Left button, lagay ka dyan ng 10 yan. And then in between kada dalawa, lagay ka ng relative move. Dito ka sa action. Itong relative move. In between yan, ha? In between. And then sa pinaka dulo, itong 27 na ano, relative move X, maglagay ka ng flags. And then put this again, left button, and then relative move X, and then go to flag. Make sure naka-zero itong sa pinaka huling relative move X. Okay? And then sa latency, dito sa latency or yung delay niya, yung ping, sa akin yung ibang scripts ko na ginawa for USP lang, ha, nasa 4 or 5 yung latency. Kaya yung latency is the key para yung delay time is mabilis. The lower the number, mas mabilis. Yung USP ko, di ba nakikita nyo, ito yung rumaratrat, di ba? Nilagay ko doon is 4ms. And then itong mga number ito, itong relative move X, yan. Yan po yung y-axis. Dito po kayo mag-a-adjust, maglalagay ng mga number para makuha niyo yung tono ng baril nyo. For example, ikaw ay AK-47 normal user, dito mo po ilalagay yung mga number. Dyan lang. Huwag po yung X, dahil yung X, paganan yun eh. Yung y-axis is up to down, okay? From north to south. Maglagay po kayo dito. So make sure, lagay kayo dyan, 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 until sa pinaka-last. Yung pinaka-last is 0. Make sure naka-0 lang siya. And itong mga flags, go to flags, 0 lang din yan. Huwag kayong lumagay ng, or huwag kayong maglagay ng number dito sa relative X. Okay? Gets nyo ba mga Lodi? Pero itong mga number na to, pwede nyo itong kopyahin. Pero, hindi to sa ano eh, sa barrel eh. Kinopya ko lang din to sa isang tutorial ng macro script making. Pero ito, sinubukan ko na ito pero hindi siya maganda mga Lodi. Pero you have an idea now. For example lang ha, medyo mahabang video na ito. For example, itong relative move X. Maglagay ka dyan ng 1, dito 1, 1, 1, and then 2. Depende na siya mga Lodi. May lista ako dito eh. Papakita ko lang sa inyo ha. Yeah.
For example, this one. Iba-blur ko na lang siguro. Ah, ito, ito. Yan po yung nilagay ko dito. Ito dito sa 26. Okay? Gets nyo na ba mga Lodi? Depende kasi yan sa baril na ginagamit nyo. Kung iba yung recoil, iba din yung numero. Diba? Okay? Gets nyo na mga Lodi. Okay, for example, tapos na yung gumawa na ito, itong macro zone. I-save nyo na yan. And so once na-save nyo yan, go to headshot. Lalabas yan dito. And your mouse, your bloody mouse has different buttons dito sa gitna. Okay? May 1, may N, and 3. Ito. Ito yung macro ko na sinave para sa aking USP. Bagong design ko lang ito mga Lodi. Ito, N key. For example, ipipress ko yung N key, activate yung macro, and then yung USP ko, raratrat. And it will also apply to other weapons as well. Okay? Itong isa, nasa 3 key. Pwede nyo iset yan kahit saan nyo gusto. And once maset nyo yung macro sa buttons ng mouse nyo, click apply and you're ready to roll. Okay? Kapag naset nyo na, pwede kayong maglaro. Pero reminder, yung macro kasi mga Lodi, minsan hindi siya applicable sa laro. Lalo na sa DM, kung short maps for example, sa base, hindi siya masyadong magandang gamitin dahil yung screen nyo parang naglalag dahil kinokontrol or pinipeke niya yung recoil nyo. Yan po yung explanation ng macro mga Lodi. So hopefully mga Lodi, ito yung video na hinahanap nyo, yung macro making and my settings. Dahil each player has different vibes or has different pulso sa kamay nyo. Kung may tutok kayo, may tutok kayo. Kung wala kayong tutok, bot frag kayo. Hindi kayo makakapatay ng kalaban, okay? So make sure share this video mga Lodi, share the knowledge about macro. And yeah, maraming macro users ngayon sa larong Crossfire at hindi lang sa Crossfire, sa ibang games din. Yeah, that lang, that's our video. It's a quick video about my bloody settings or my bloody mouse settings. And make sure to like this video, subscribe, click the bell, and we'll see you in the next one. Bye-bye mga Lodi. Woosh!